sinasabi, pipiliin ni tungkol naman kay Marcos. Sabi, nagre-reklamo siya na ito raw si dating Senador Marcos is trying to erode democratic institution by casting doubts on the integrity of the Supreme Court through his lies and fake news. Bakit naman? Ano ba sinabi ni Bongbong Marcos? Hindi naman niya ang sinasabi ni Bongbong Marcos. Gusto nilang malaman kung yung third cause of action nila na desisyon na. Ano ba yung third cause of action? Sa ngayon sa kanila, yung buong Mindanao na eleksyon was fraudulent because of terrorism. And they want that nullified. Kasi pag ninullify mo yon, o di yung 500,000, nabura na. Yun ang sinasabi niya. Hindi naman niya sinasabing yung desisyon ng Korte Suprema mali. At saka isa pa, ikaw naman BP Leni, hindi ba? Abogado ka naman eh. May karapatan naman silang kahit na yung slim yung tsansa. Di ba sinabi ko nga, considering the 15-0, the chances are slim, even none. Pero may karapatan ka pa rin. Malay mo, di ba sabi ko, hope springs eternal. Malay mo. Kaya hayaan mo naman siya. Nanalo ka na nga eh. Nangangantsaw ka pa. Alam mo, magnanimous in victory. Huwag kang masyadong mayabang. Kasi sinabi ko na sa'yo, yung pagpapanalo mo, hindi pagkilala sa kagalingan mo o sa integridad mo o sa kakayahan mo. Ang pagkapanalo mo, kinilala lang na nanalo ka ng mga ilang libong boto kay Marcos. Pero hindi ibig sabihin, mas magaling ka sa kanya. Hindi ibig sabihin, mas mahusay ka. Hindi ibig sabihin, mas matindi ang kakayahan mo. Ito naman. Nanalo ka lang, gumabang ka naman. Hindi mo naman ako pinabibilib eh. Nakangapan ang mga sa'yo. Yan mo na. Be magnanimous and victory. Tuloy naman natang ka ni Teddy Boy. Ano man sinabi ni Teddy Boy? Sabi ni Teddy Boy, kontra ako dyan sa pahayag ni BP Leni na yung refusal ni dating Senador Bongbong Marcos at tanggapin ng kanyang pagkatalo ay sinisira ang democratic institution. Of course not. Oh, I agree. In fact, by filing a motion for reconsideration, you are in fact upholding democratic institutions because under the law, they can avail of the remedy of filing a motion for reconsideration. Pwede ba yan? Ang rule ito eh. The country's top diplomat averred that the Brenda should instead fight back because she had been cheated in her election battle with Marcos. Sabi niya, if you felt you had been cheated, you should fight back to prove it because it is your democratic duty to protect the electoral process. O, di na sir mo ng kapatuloy ngayon. Eh, Teddy Boy. Kaya kung ako ikaw, kamahimik na lang kayo. Eh, meron namang susunod na halalan. O, di tumakbo ka. Tumakbo ka bilang presidente. Di pa sinungalingan mo yung sinasabi ni presidente na wala kang kakayahan. O, hindi ba? Tanggapin mo. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Para magkaalaman na. Ikaw, laban kay Sara Duterte. Diba? Sabi nga pala ni Bongit, tatakbo siya sa 2022. Pero definitely, hindi siya lalaban kay Sara Duterte. Dahil sabi niya, magkakalapit kami ng mga bituka namin. Hindi lamang yan. Mawalang galang na sa'yo, Bongit. Pag lumabang kay Sara, pupulutin ka sa tangkungan. And for that matter, kahit sinong lumaban sa kanya, this is the Duterte time. Maniwala kayo.
ito ang panahon ng mga Duterte. Hindi nyo pa pwedeng salangin ang mga Duterte sa ngayon. Kasi napakaganda ng kanyang performance nung ama. Maganda rin ang performance nung anak. Matapang din. Para wala rin sinisino, nanununtok pa ng sheriff. Nanuntok para, bakit? Para i-uphold niya yung rule of law kasi nga, mali yung ginawa ng sheriff. Bawal kung pinabayaan niya po yung sheriff na ano, i-eject, bloodshed, patayan doon. Kasi dapat may 30 days pa muna eh, mula sa desisyon ng korte. Kasi kailangan yung local government unit, maghanap ka ng malilipatan. At sinabihan si Mayor Sara, antayin mo ako dyan. Huwag mong ipatupad dyan. Eh tinuloy niya. O pagdating niya, tinutuloy. O di sinuntok niya. O di hinto. O hindi ba? O kaya gusto ko itong si Mayor Sara. Ang puso niya nasa mahirap. At ang mahalaga pa sa akin, yung pong batas, pinatutupad niya sa sarili niya at sa ama niya. Di ba? Binida ko sa inyo. Yun ang kagandahan. Kaya yung pong mga nagnanais tumakbo, okay, tumakbo kayo. Kaya lang, kung gusto niyong makaranas ng pagkatalo, eh, tumakbo kayo. Kung ako kayo, eh, pag-aralan niyong maigi. O ano sabi naman ito? Bakit naman? sino ba itong karakter nito? Sabi niya, habang nandiyan ang pandemya, it is almost indecent to talk about the 2022 elections. You're wrong. Sino ka ba? Pangalan mo? Joel? Joel Vega? It is indecent for you to say that it is indecent to talk. Talagang dapat pag-usapan na yan. Ano namang masama kung pag-usapan? Pinag-uusapan lang naman eh. O talaga. But it doesn't mean na yung mga proyekto, mejoras, programa sa pagtugon sa problema ng coronavirus, titigil ka. Kasama yan. Pag-uusapan mo siyempre. Malapit na yan eh. Oktubre na ang pag-file. O biro mo yan, ilang buwan na lang yan. Kaya sabi niya, pag nakakakita raw siya ng karatula na may nakalagay, Sara, run, Sara, eh, one feels a wave of excruciating nausea. Biro mo yan? Nababahuan daw siya, nasusuka daw siya. You're funny. Alam mo kung bakit? Kaya ka nasusuka. Sapagkat, natatakot ka na dahil dun sa mga nakikita ni Sara Duterte na run, Sara run, at nagkakaroon ng clamor. Dahil ayaw niya nga tumakbo eh. Baka mapahinuhod. Baka mahikayat na tumakbo. Patay ka na. O yun, kaya ayaw niyo. Kaya ano, ganyan talaga. Wala namang violation. There is no violation. Unang-una, wala pa namang kampanyahan. Pangalawa, hindi namang kampanya yun eh. That is an expression of the people who want her to run. Ibig sabihin, freedom of speech. Pinapahayag niya lang yung kagustuhan niyang tumakbo si Sara bilang presidente. Di ba? Eh ito, gusto nito si ano eh, si B.P. Leni. Naniniwala siya na pag ginawa raw ni Sara yung, ni B.P. Leni, trabaho niya, konting panahon na lang makikita niya ang prutas ng kanyang pagtatrabaho. Tapos pinupuri niya rin si Trillanes. Ito pala, grupo pala ito ng mga talula, mga pasaway eh. Kaya naman pala. Ay, nako. Alam nyo, mahirap talaga. Mahirap talagang nakakasilaw ho kasi. It's really blinding for those who cannot accept this president of ours, Rodrigo Roa Duterte, as a shining star
na tinanggap ng taong bayan. Iyan ang hindi nila matanggap. Iyan ang katotohanan.